بسم الله الرحمن الرحيم. Dito, may laman, may supre. Sa bawat katanungan, may ibibigay. May tubig, sinong naon? Sa bawat sumasagot, may ibibigay. May tubig. Ikaw, brother, taga saan kayo sa atin? Magatanggas kayo? Bagong Muslim? Ay, di. Alhamdulillah. Welcome kayo rito. Sumagot! Bigla mo! Bulilit mo! Bigla mo na toothbrush! Toothbrush! Yan mo, may toothpaste sa kamay mo! Sa kamay mo! It's your hand in your hand! Sabon, brad! Bigyan mo! Relax po yun! Brad, may mga katanungan ka ba? Na ano? Na mga haka-haka na sumasagi sa iyong isipan? Makikinig muna. Makikinig muna? Makikinig muna. Oh, sige. Pero dito, brad, may ano ako, may bali, parang hamon ba? Parang hamon ba? Pero hindi ito awayhan na hamon. Ito ay i-define natin kung ano talaga ang katangian o konsepto na nag-iisang tunay na Diyos. Maaari mo bang masagot kung ano ang katangian talaga na nag-iisang Diyos na tagapaglikha? Sige, brad. Hindi. Ha? Hindi kasi ito ha. Lahat tayo rito, naniniwala tayo na may nag-iisang tunay na Diyos. Di po ba? Noong ngayon, sumasamba tayo sa Kanya. Noong ngayon, paano natin siya sinamba kung hindi natin alam ang Kanyang katangian ngayon? So pag naniwala tayo sa nag-iisang tunay na Diyos, ano ang Kanyang katangian? Yun lang ang tanong ko. Ano kaya ang katangian niya? Ito, sharing lang. Siya yung pinaka sa pinaka. Ah, pinaka sa pinaka. Ano yung, kasi maraming pinaka sa pinaka eh. Ano ng pinaka katangian? Nasa sa Kanya. So walang, parang sinabi mo, walang katulad sa Kanya. Yeah. Kanang walang yakul lahu kufuan ahad. Walang katulad sa Kanya. Ikaw, Brad, ano masasabi mo? Ganun din. Siyempre. Siya ano? Walang katulad sa Kanya. Eh, sa'yo, Brad? Ganun din. Ito ano yung masabi sa Biblia? Bilang Kristiyano, di ba? Sa Bible Kristiyano? O, dali. Tatanungin mo natin kung anong religion din nila. Para maano, pa, anong religion nyo, Brad? Pati ano lang. Katoliko. Katoliko. Ikaw, Brad. Katoliko din. Ikaw, Brad. Katoliko din. So, ang tanong ngayon, ganito. Hindi mo ba kayo, brother, naniwala sa Biblia na sinabi niya sa Biblia, ang tao ay kawangis ng Diyos? Kawangis? Kalintulad. Kalintulad ng Diyos. So, paano yung sinabi kanina na wala siyang katulad? Walang yakul lahu kufuwan ahad. Kanina, sabi mo, walang katulad. Walang katulad. No, ngayon, sinabi sa Biblia, may kawangis. Kawangis ng Diyos. Ang tao. No, paano yan ngayon? Walang katulad sa katangian. Kasi yung kawangis, Katangian yun eh. Pwedeng katangian, pero pagka kasi kawangis ng isang tao, kahalintulad ng isang tao, kung ikaw ay tao, ganyan ang iyong itsura. So ano yung konsepto doon? Diyos na nagkatawang tao? Parang yan. Diyos na nagkatawang tao. So kawangis ng Diyos. No, ngayon, sinabi mo ha, Diyos na nagkatawang tao. Anong klaseng tao siya? Kasi may Indiano, may mga Black American, may mga Chinese, may mga Japanese. Anong klase kayang tao siya? Arabo. Ano kaya? Hindi ko rin masabi kung ano yan. Ganito. Ano? Sige, sas. Kasi nalilip ko si Brad. Wala. Sharing lang naman. Ito ang tanong natin. Kung ang Diyos ay naging katawan ng tao, wala ng Diyos. Kasi nagkatawang tao. Example na, ako tao ngayon, ha? Tao ako. Di. Sige, ikaw. Kanina, ang Diyos ay walang kasintulad. Walang katulad. Tapos nagkatawan siya ng tao. Ano na siya ngayon? Tao na tayo. Tao na siya, wala ng Diyos. Example na, ako'y tao ngayon. Magkatawan ako ng aso. Nandun pa ba yung tao na dalawang pa? Wala na, tumakbo na yung aso. Maging aso? Pwede, example na. Kung kapangyarihan ako, may kapangyarihan. Magkatawang aso ako. Manantilo akong tao, wala na. Hindi na. So ganun din na. Naging aso na. Naging aso na. Naging aso kung na. Ang Diyos, sabihin natin, pag ang Diyos ay nagkatawang tao. Tao. Saan ang Diyos? Wala na. Tao na. Tanungin mo muna. Ikaw kasi sumasagot. Tanungin mo muna. Kung yung ang Diyos ay nagkatawa ng tao, sino ang Diyos ngayon? Yung nagkatawang tao. No, ngayon? Sa isang tayo lang. Sige, ikaw muna. Yung nagkatawa ng tao, tapos pinako sa cross at namatay sa tatlong araw, sino ang Diyos ngayon? Namatay siya. Sa aking
at sa aming pananampalataya. Oh, walang problema, problema. Okay. Paliwanag ko lang, ma'am. Open forum. Oh. Kasi yung Diyos, na sinasabi na Diyos, ang pinaniniwala ko diyan yung Diyos Ama. Ama, ah, Ama, Ama na naman ngayon. Hindi na yung nagkataong tao. Yung kasing nagkataong tao, ayon sa Biblia, yun yung kanyang ipinadala sa lupa. Ah, sugo. Na ginawa niya dahil kanyang mga anak, iwinangis niya kanyang sarili sa isang tao. Ah, okay. Pero yung sarili niya ang Diyos. Ah, yung Ama. Yung Ama talaga ang Diyos. Ama. So yung nagkataong tao, anak. Hindi yun siya Diyos. Hindi yun ang Diyos. Tao lang talaga yun. Tao. Tao lang talaga. Ipinangis lang sa kanya. Ah. Kanyang misahing hindi may ano sa itaas, dinala niya sa lupa para maibahagi niya sa tao. Yung tao yun. Mm-hmm. Hindi yung Diyos. Hindi yung Diyos. Kanina sila ko ang Diyos. Kanina, ang Diyos nagkatawang tao. Oo. Tapos, ina niya maging si Brad, sabi niya, hindi talaga. Oo. Ang Diyos ay ang Ama. Oo, ang Ama na naman. Iba naman. Iba na naman. Diba? Kanina sabi, ang Diyos ay nagkatawang tao. Oo. Sabi ko, nagbigay na ako ng example eh. Oo. Kung ako'y tao. Oo, nililiwanag naman natin ito eh. Ito ay... Oo, nililiwanag natin. Oo, nag-usap kayo. Oo, nag-usap parang ano lang ba? Para sa inyo, kundi para, para sa kanila. Sa lahat to, sa lahat to. Para sa kanila. Oo. Kasi isa-isahin natin, may turo yan eh. Oo. Dito nakasalalay ang kaligtasan natin. Oh, dito nakasalalay talaga. Kung tama, tayo mga Muslim, susunod tayo. Oh, tama. Di ba? Tama. Yan ang tama eh. Tama, tama. Tatanggapin natin. Mm. Kanina ang unang ni tanong, kung ano, sino ang Diyos? Ang sagot ni brother, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ini-explain ko. Kung ang Diyos ay nagkatawang tao, for example, ako ngayon ay tao. Mm. At magkatawan akong aso. Mm. Saan pa yung taong may nulal dito? Naging aso na siya. Wala nang tao. Nandun na, aso na. Oh. Ang sabi naman natin, kung ang Diyos ay nagkatawan ng tao, saan ang Diyos? E wala na, naging tao na. Oh. So, namatay pa ayon sa katuruan ng Christianity. Oh. Namatay pa yung Diyos. Nagkatawang tao na Diyos sa tatlong araw. Pero sagot naman niya ngayon, bumalik naman si brother kasi medyo naalaala niya na mali siguro. Oh, oh. Medyo na-analyze niya na mali. Oh. Bumalik siya. Oh. Sabi niya, ang Diyos ko, Ama. Ama na naman. Oh, oh. So, tatanungin naman natin, parang sa ka, di ba brad? Ang sa kailulugod ng kalahatan. Ang sabi mo naman ngayon, ang Diyos ang Ama. Mm. Brother, may anak ka na. Mm. Pag tinawag ka na Ama, ang explain, may anak ka. May anak. Hindi ka maging Ama kung wala kang anak. Oh, wala kang anak. Di ba? Yeah. Ang kalabaw brad, pag may anak, ano ang anak ng kalabaw? Kalabaw. Kalabaw, di ba? Oh. Ang pusa, pag may anak ang pusa, ano? Pusa! Unggoy? Pusa. Pusa! Ilan ang pusa? Dalawa pusa. Ilan ang aso? Dalawang aso. Palabang dalawa. Ang Diyos, pag manganak, ang anak niya ano? Diyos na! Justin! Dalawa na, Diyos! Ilan ang Diyos? Dalawa na. Medyo mali yata, no? Ano pa dyan, follow-up question ko. Uh-huh. Kung ang Diyos nagkaroon ng anak, sino ang kanyang asawa? Huwag mo muna yun. Ay? Pwede naman magkakaroon ng asawa. Wala, hindi ba na, sa ngayon, masyadong brutal. Diyos na! Justin! Dalawa na, Diyos! Ilan ang Diyos? Dalawa na. Medyo mali yata, no? Ano pa dyan, follow-up question ko. Uh-huh. Kung ang Diyos nagkaroon ng anak, sino ang kanyang asawa? Huwag mo muna yun. Ay? Pwede naman magkakaroon ng asawa. Wala, hindi ba na, sa ngayon, masyadong brutal. Noong unang panahon, mag-asawa talaga, mga anak. Ngayon unang panahon, hindi. Mm. Nag-anak na sila, friend pa. Oh, friend. Friend pa, pero anak na. Anak na. Okay. Mm. Hindi kailangan sa panahon ngayon. Okay. Hindi na kailangan mag-asawa para mag-anak. Oh, tama. Okay. Mm. So, sundan natin si brother. Mm. Pag magkatawang ang Diyos ay nanganak, siyempre ang anak ay? Diyos. Mm. Maniniwala ka pa, brother, na isa na lang ang Diyos? Dalawa na, di ba? Kasi Ama, anak ng Diyos, isang Diyos, hindi pwede. Hindi pwede. Mm. So, sundan natin si brother. Mm. Pag magkatawang ang Diyos ay nanganak, siyempre ang anak ay? Diyos. Mm. Maniniwala ka pa, brother, na isa na lang ang Diyos? Dalawa na, di ba? Kasi, Ama, anak ng Diyos, isang Diyos, hindi pwede. Hindi pwede. Medyo, hindi ka namin alangan nasisisi. Alangan nila. Hindi ka namin sinisisi. Talakayan lang. Open forum. Lumaki ka dito. Kinagistan mo nga. Yan talaga ang turo. Oo, tama. Mahulog yan ang laptop ko. May bibili naman sa'yo. Ito yung ano, kasi ito, ang sino ang sasayin dyan? Mahulog yan ang laptop ko. May bibili naman sa'yo.
Dito, ay sino, sino ang sasayin dyan? Ha? Ang Diyos ay nagkatawan, ang Diyos ay hindi na nagkatawang tao, nanganak ang Diyos. So, maniwala ka, brother, na nanganak ang Diyos. Ay, hindi. Hindi ka, ha? Hindi, lapas tangan yun, di ba? Saan, brother? Kami mga Muslim, hindi kami nainiwala na ang Diyos ay nanganak. Sabi ng Diyos, ha? Lam yalid, walam yulad. Ang Diyos ay hindi pinanganak at hindi nagkaroon ng anak. So hindi ka niwala nga may anak ng Diyos? Hindi ka naniwala ngayon. So walang ama. So, paano ngayon, kung hindi ka niniwala na ang Diyos ay may anak, paano mo siya tinatawag na ama? Eh wala pala siyang anak. Paano siya naging ama? Tama. Ayun ay ayon sa katuruan. Tinuturo. Ayun yan. Oh, hindi naman natin masisisi, Ustaz. Ang ano lang niya, sagot lang niya, base din doon sa tinuturo ng ano, mga nakakatanda sa kanila. Tingnan natin. Hindi ba ang isang babae maging nanay, walang anak? Ang pili kang maging tatay na wala kang anak? Eh, mahirap yun. Maliliyatang turo eh. Di ba? Ngayon, tatawagin kita, sister. Pwede ba tatawagin kita, sister? Ay, hindi pwede. Mister ka eh. Mister ka. Talaga ka eh. Kung talaga. Kung talaga. Misis. Binata ako. Ha? Bakit lalaki ako eh. The same as tawagin mo yung nanay na walang anak. Tatay na walang anak. Pariyutin yun. Mali. Anak. Mali na ano, paggamit. Sa wika. So sa Islam, brother. Sa Islam. Ang Diyos ay wala, hindi siya ama. Hindi rin siya anak. Sinabi dyan sa Suratul Ikhlas, Kul huwa lahu ahad. Ang nag-iisang Diyos, ang Panginoon nating Diyos ay nag-iisa. Lam yalid walam yulad. Hindi siya ipinanganak at hindi nagkaroon ng anak. Ha? Allahu samad. Meron pa pala, Allahu samad. Ang lahat ng kanyang mga bagay na nilikha, ha? Lahat-lahat ng mga bagay na kanyang nilikha ay umaasa lamang sa kanyang pagtataguyod. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At walang maihahalin tulad sa kanya. Laysa kami klaysi. Saan kaya ang mahirap? Sandali lang. Sandali. Si Brother Romano Katoliko ikaw. Sigurado ako, Brad, yung nagtuturo ng pare, hindi ka nagiginig. Dahil kung ikaw ay totoong Romano Katoliko, maniwala ikaw, Diyos Ama. Diyos Ama. Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo. Yan talaga turo. Yan ang turo ng Katoliko. Ha? In the name of the Father. Nagkagumagal, marunong ka pa ba? Marunong ka pa ba? Sige nga, i-demonstrate mo nga, sige nga. In the name of the Father. The Son. Holy Spirit. The Holy Spirit. Amen. Amen. Ilan ang Diyos mo? Ilan ang Diyos? Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Diyos. Yun. Kaya may Ama, may Anak, may Espiritu Santo, persona. Persona, tatlong persona. Ilang persona, tatlong pagka-persona. Tatlong persona. Ng Panginoon. Yan nga. Tingnan ka nga. Linilingi pa baka. Ilonggo, alay ka pala para i-demonstrate ka nga. Ilonggo, ito ka. Okay. Dali nga, papo. I'll just follow you. Follow. Example, brother, ha? Dito kayo. Tulong ko niya sa kamila, nasisira yung beauty ko. Tulong mo. Kayo mong bang mag-cast sa kamila? Ayan. Okay. Example lang. Ayan. Isang matanda, this one. Example lang, ha? For example. Example lang, brother. Tatlong persona. Tatlo, di ba? Tatlo persona. Example lang. Diyos Ama. Diyos Anak. Espiritu Santo. Espiritu Santo. Mukha naman yung Diyos Anak. Diyos Anak. Nga. Ulitin ko. Diyos Ama. Diyos Ama. Diyos Espiritu Santo. Diyos Anak. Ano ito? Ano siya? Ano ito? Espiritu Santo. Ito. Ama. Diyos Ama. Ilang sa tingin mo? Nga. Ilang sa tingin mo? Isa? Tulo? Tatlo? Tatlo. 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 Sabi mo kanila, isa lang ang Diyos. Ha? Mahirap kasing ibalik. Mahirap. Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo, Diyos na Ama. Tingnan mo nga kung itong Diyos dito ay isa. Mahirap ipaliwanag. Yung mga pare, yung pastor ka, yung mga pare, pinapahirapan. Lingkod dito. Thank you very much. Thank you. Sir, ang katuruan sa Islam, very clear, isa lang ang Diyos. Kung wallahu ahad, isa lang, wala isang Diyos, walang Espiritu, walang Anak, walang Ama, isa lang. Isa lang ba ang mahirap? Napakahirap ng konsepto.
itong tatlong persona na tatlong Diyos na isa? Oh. O ito lang talaga? Wala isa lang talaga. Isa lang. Isa lang talaga. Isa. Huh? Walang kaparehas talaga sa kanya. Walam yakul lahu kufuan ahad. Si Jesus Cristo, brother, yung ginanong si Jesus Cristo, nagdasal siya, yung namatay na siya. Okay, thank you. Sir, ito. Ang katuruan sa Islam, very clear. Very clear. Isa lang ang Diyos. Kul huwallahu ahad. Isa lang. Wala. Isang walang, Diyos. Walang Espiritu. Oh. Walang anak. Oh. Walang ama. Oh. Isa lang. Isa lang. Saan ba ang mahirap? Napakahirap ng konsepto. Itong tatlong persona na tatlong Diyos na isa? Oh. O ito lang talaga? Walang isa lang talaga. Isa lang. Isa lang talaga. Isa. Huh? Walang kaparehas talaga sa kanya. Walang yakul lahu kufuan ahad. Si Jesucristo, brother, yung ginanong si Jesucristo, nagdasal siya, yung namatay na siya ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Mountains of Mecca, what can you say of the day that Abraham passed your way? And he was instructed by God to build a house of peace where people will pray. And they will come on every lean camel and out of every ravine for the purpose of praising Allah, to glorify Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim.